Okay. Ating papansinin ang chapter 41, mayroong binabanggit ang Panginoon dito patungkol sa isang hayop, patungkol sa Leviathan. Ating napapansin nung ang Panginoon nagsasalita, mayroong deafening silence mula chapter 3 hanggang chapter 37. Ngunit sa chapter 38, ang Panginoon nagsasalita sa pamamagitan ng ipo-ipo at siya po'y nag-challenge kay Job na bigkisan ang kanyang baywang at sasagutin ang lahat niyang mga katanungan. Mula chapter 38, mayroong mga tanong ang Panginoon hanggang chapter 40. Pero mapapansin ninyo sa 41, mayroong pinakilala dito ang Panginoon, isang nilalang na kung saan binabanggit niya dito ang isang hayop na tinatawag na Leviathan. Now, mapapansin ninyo sa aklat ng Job, ang Leviathan, ito po'y nagsimbolo kay Satan. Mula sa chapter 1 at saka 2, ating mapapansin doon na si Satan ay tinatawag na the adversary. No? Siya ang kaaway ng Panginoon, the accuser. Pero mapapansin ninyo na wala mula chapter 3 si Satan hanggang 40, ngunit binabanggit ng Panginoon ang isang creature, isang linalang, isang hayop na tinatawag niyang Leviathan. Ating babasahin ang kapitulo 41 ng Job mula 1 hanggang 4. Sabi ng Panginoon kay Job, "Can you draw out Leviathan with a hook or snare his tank with a line with you lower? Can you put a reed through his nose or first his jaw with a hook?" Sabi niya kay Job, "Can you able to catch Leviathan in the sea? Kaya mo ba itong huhulihin?" No, mapapansin. At sa verse 2 at 3, "He will make many supplication to you? Will he speak softly to you? Will he make a covenant with you? Will you make him a servant forever?" No, sabi niya, kaya mo bang mapapaamo ito? No? Mapakausapan ang hayop na ito? Will he make a covenant with you? No? You take him as your servant forever. Kaya nga sabi niya, ibang hayop ito na na tinutukoy ng Panginoon. At nang binabanggit ito ng Panginoon kay Job, ay naintindihan ni Job na ang dahilan ng kanyang paghihirap hindi ang Diyos kundi ang hayop na ito na Leviathan. Alam niyo, hindi nagugulat si Job nung binanggit ito ng Panginoon. Sapagkat sa mga karatig na mga bansa, alam nila na ang kaaway ng Panginoon, yung Leviathan, the monster of the sea, is an enemy of God. At alam ni Job nang nabanggit ng Panginoon ang patungkol sa hayop na Leviathan, kanyang nauunawa, kanyang naintindihan na ang dahilan ng kanyang paghihirap hindi ang Diyos kundi ang hayop na tinatawag na Leviathan. Ngayon, ating titingnan ang description ng Panginoon sa hayop na ito, at hindi lang ito tumutukoy sa isang hayop kundi tumutukoy ito kay Satanas, kung saan ang description sa Biblia patungkol sa kanya. Ating titingnan ang kanyang likas o kalagayan ng hayop na ito. His sneezing plus port light. No, mapapansin ninyo ang Leviathan. And his eyes are like the eyelid of the morning. Out of his mouth go burning lights. Spark of fire shot out. No, mapapansin ninyo, nakakita na ba kayo ng hayop na nagbubuga siya ng apoy? Nagbubuga ang baga, no? Out of his mouth a burning light, no? Bumubuga, spark of fire shot out, no? Smoke goes out of his nostril as from the boiling pot and burning rushes. His breath kindle cool and a flame goes out of his mouth. Na mapapansin ninyo, lahat ng description patungkol sa hayop na Leviathan, hindi po ito crocodile na karagatan. Kundi ang hayop na ito, walang iba kundi dragon. No, sa Old Testament. Kaya nga, kung inyong babasahin ang chapter 12 ng Apokalipsis, kung ano ang description ng dragon, ito ang description ng Leviathan. At alam ninyo, nang pinag-aralan ko yung
yung Job, aklat ng Job, sabi ko na ito palang dragon sa chapter 12 ng Apokalipsis, mayroon na pala ito sa Old Testament. At nang pinag-aralan ko ilang mga talata sa aklat ng Job, sa aklat ng mga awit at sa aklat ng Isaiah, ito ang ano? Ito ang tinatawag na dragon sa Old Testament, no? At atin itong natutunan sa aklat ng Job. Ating titingnan kung anong uri siya na pagkahayop, no? At ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Leviathan, tungkol kay Satan, no? Sa aklat ng Job, his heart is hard as stone. No? Mapapansin ninyo ano ang kanyang puso? Is hard as stone. Even as hard as the lower milestone. When he raises himself up, the mighty are afraid. Because of his crushing, they are beside themselves. Though the sword reaches him, it cannot avail, nor does a fair dart or violin. He regard iron as straw, and bronze as rotten wood. Na mapapansin ninyo, ibig sabihin, ang hayop na ito, ito'y hayop na hindi kayang patayin, hindi kayang talunin ng sinuman. Ang ibig sabihin, ito'y indispensable. Hindi kayang huhulihin, hindi kayang sasabatin o anumang gagamitin mo sa kanyang sibat ay hindi kaya, no? He regard iron as straw. No, mapapansin mo, ang iron parang dayami lang yan sa kanya. At yung mga bronze na tabak ay para lang siyang mga bulok na kahoy. Kaya nga, indispensable ang hayop na ito. At ito'y pinapaliwanag ng Panginoon tungkol nang si Job naghahanap ng mga kasagutan, maraming katanungan si Job, pinapaliwanag tinapos ng Panginoon ang aklat ng Job na ang kadahilanan ng paghihirap, hindi ang Diyos kundi ang Leviathan. At alam ninyo, dito naintindihan ni Job na ang dahilan pala ng kanyang paghihirap, hindi ang kamay ng Panginoon, kundi ang kamay ng Leviathan. So on earth, no? Anong klaseng pagkahayop siya? Paano ito pinapaliwanag? Who is this Leviathan? Sabi dito sa 33 at saka 34, ating kilalanin kung sino ang Leviathan na ito. On earth there is nothing like him, which is made without fear. He behold every high things, no? He is king over the children of pride. Na mapapansin ninyo, sa Biblia, kung inyong babasahin ang Biblia, sino ba ang linalang ng Panginoon na pinakaunang linalang na nagkakaroon ng pride sa kanyang puso? Kung inyong babasahin ang Biblia, walang iba kundi si Lucifer na nagiging Satanas. Na kung inyong babasahin ang aklat ng Job, ang Leviathan na binabanggit sa chapter 41, walang iba po ito kundi si Satan. No, uulitin ko, on earth there is nothing like him, like Satan, which is made without fear. He behold every high things. He is the king over all the children of pride. Na mapapansin ninyo, kaya nga sa lahat ng mga mayayabang dito sa lupa ay si Satanas ang kanilang ama. Si Lucifer ang kanilang ama. Sapagkat sa aklat ng Job, pinapaliwanag ng Panginoon ang hayop na Leviathan, he is the king over the children of pride. At hindi lang ang aklat ng Job nagbabanggit patungkol sa Leviathan. Kung ating titingnan ang mga ibang referensya patungkol sa Leviathan, ito yung tunay niyang kalagayan, no? At sa sulat ni Isaiah, kung ating babasahin ang Isaiah 27:1, no? In that day the Lord with his severe swords, great and strong will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisted serpent. And he will slay the reptiles that is in the sea. Now, mapapansin ninyo anong description ni Isaiah patungkol sa Leviathan. Ang Panginoon, siya ang magpupuksa nito. Siya ang magpanis
no? Sa Leviathan, the fleeing serpent. Leviathan, the twisted serpent. Ito yung description ni Isaiah. No? Sabi ng Panginoon sa aklat ng Isaiah. And he will slay the reptiles that is in the sea. Sa Biblia, hinuhulaan na ng Panginoon sa aklat ni Isaiah na ang papatayin siya ng Panginoon sa huling kapanahunan. No? Pagkatapos ng 1,000 years. No? At hindi lang si Isaiah, kung ating titingnan ang mayroong magandang salin ang King James Version patungkol dito. No? In that day, the Lord with His sword and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, the crooked serpent, and he will slay the dragon that is in the sea. No? Mapapansin ninyo, si Isaiah mayroon siyang magandang description, hindi lang itong Leviathan na isang crocodile, kasi ang interpretasyon ng mga ibang nagsalin sa Biblia ay crocodile ang pagkasulat nila sa Leviathan. Pero si ang King James Version, ang itong Leviathan, itong crooked serpent na ito ay tinatawag ito, no? Papatayin ito ng Panginoon that, no? He shall slay the dragon that is in the sea. So kung mayroong dragon sa New Testament, mayroon ding dragon sa Old Testament at nakasulat yan sa aklat ng Job. Nakasulat sa chapter 41 at pinapaliwanag ng Panginoon kay Job na ang dahilan ng kanyang paghihirap dito sa lupa, kung gaano kasiber ang kanyang trials na dadadaanan, hindi dahil ang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kahirapan, kundi ang hayop na tinatawag na Leviathan. At ang Leviathan na ito hindi kayang huhulihin ng isang tao. At ang Leviathan na ito ay hindi kayang, ano, napapansin ninyo? Sabi niya yung Panginoon kay Job, kung ikaw nahihirapan sa pagpapahirap ng hayop na Leviathan na ito, ako din naghihirap dito. Sapagkat when God, ano, nung ipinagmalaki ng Panginoon si Job, na isang taong perpekto na walang katulad, pati ang Panginoon, no? God himself was put to trial. Ang Panginoon, nalagay siya sa isang hukuman at sinubukan ang buhay ni Job sa, ano, in a severe, ano, na pagsubok sa kanya. Pero bagamat nadaanan ni Job ang pagsubok ng kanyang buhay, lumabas pa rin si Job ng kanyang pananampalataya katulad ng isang ginto. Kaya nga aking natutuwa ako sa, ano, sa sulat ni ang pananalita ni Job. Nalalaman niya ang daan na aking nilalakaran at pagka ako'y nasubok niya, pag ako'y lalabas ako na parang ginto. No? True to his life, true to his word, si Job ay lumalabas na champion para sa Panginoon. At bago natin ito tatapusin, nais kong kayo, alam ko na mayroon kayong natutunan sa ating talakayan patungkol sa aklat ng Job. Maaring kayo makaranas ng maraming pagsubok sa buhay at sa inyong pagsubok ay minsan parang bibigay kayo. Hindi ninyo makakayanan ang mga pagsubok. Marami kayong mga katanungan, ako'y nagtatapat sa Panginoon, bakit ito nangyayari sa aking buhay? Nangyayari yan sa buhay ni Job. Pero hindi yan katakataka, hindi natin yan, ano, at i-expect natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay sapagkat dito tayo nakatira sa planeta na kung saan naagaw ng kaaway. Sa planeta na kung saan ang prinsipe hindi na ang ating magulang na si Adan, kundi ang kaaway na ng Diyos, ang accuser of the brethren, ang Leviathan na binabanggit sa chapter 41 ng Job. No, kung ating titingnan, no, sa hindi lang ito binabanggit sa aklat ng Job, sa aklat ng Isaiah, ating ding titingnan ang pagbanggit ng Panginoon tungkol sa hayop na ito, itong Leviathan, sa chapter 74 ng mga awit, no, 34:13-15. Sabi niya dito, "You divided the sea by your strength. You broke the heads of the sea serpents in the water. And you broke the heads of Leviathans in pieces." Napapansin ba ninyo yung pagkasulat ng talata?
na ang Panginoon, no? You divided the sea by your strength and you broke the heads. Mapapansin ninyo yung ulo dyan. Mga ulo ng sea serpent in the water. And you broke the heads of Leviathan. Kasi pagkat ang hayop na ito, hindi pwede ito na crocodile ang in the sea, ang Leviathan. Sapagkat sa Old Testament, itong Leviathans, marami itong mga ulo. No? Pero wawasakin ng Panginoon, no? Dudurugin niya ang ulo ng hayop na ito sa darating na mga araw kapag matapos ang ating sanlibutan. Kaya nga, si Satanas, tinatawag ito na monster in the sea. Bakit in the sea? Kasi ang sea symbolize people. No? Kindred, tank, and people. At si Satanas nagkukontrol sa lahat ng mga bansa dito sa lupa. Kaya tinatawag siya sa Biblia na monster in the sea. No? You broke the heads of the Leviathan in pieces. Ito yung prophecy, ano? Ito yung hula patungkol sa Leviathan na dudurugin ng Panginoon pagdating ng araw. No? Alam natin na matapos itong sanlibutan at ang huling huhulihin ng Panginoon, huling papatayin ng Panginoon ay si Satanas. At hindi ito, hindi lang sa Old Testament ating mababasa ang patungkol sa hayop na ito. Mababasa din natin ito sa New Testament. No? Pero sa New Testament, hindi na Leviathan ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan, tinatawag na siya na dragon. So, the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was cast to the earth, and his angel were cast out with him. Na mapapansin ninyo ang dragon sa Old Testament, no? At ang dragon sa New Testament, sino ito siya? Was called the devil and Satan, who deceived the whole world, and he was cast on earth, and his angel were cast out with him. At alam ninyo, sa Biblia, hindi alam ni Satanas na kaunti na lang ang kanyang panahon. Ano man ang kanyang ginagawa sa ating buhay, sa buhay ni Job, ating nakikita ang kanyang mga galaw. At alam ninyo, isa sa kanyang mga akusasyon sa aklat ng Job, ang iyong anak nagtatapat sa isang kadahilanan, no? Sapagkat iyong pinagpala sila. Pero alisin ninyo ang kanyang ang iyong pagpapala. Ako ang magkontrol sa kanilang buhay, no? Kukunin ko lahat ang kanilang pag-aari, no? Kung siya ba'y maglilingkod sa inyo. Pero atin ang napatunayan, atin ang natutunan na sa aklat ng Job, sa buhay ni Job, ang isang lingkod ng Panginoon na nanatiling champion hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng kanyang buhay. Alam ninyo kung bakit ating pinag-aralan ang aklat ni Job? Alam ninyo kung bakit ating pinagtuunan ito ng pansin? Sapagkat ito ang gagamitin ng kaaway na strategy paano niya susubukin ang mga tao sa huling kapanahunan. Pero alam ninyo, ako'y nagpapasalamat na kung nang inilagay ng Panginoon ang mga kasulatan sa aklat ng Job, kung mayroong paghihirap sa ating kapanahonan sa bayan ng Panginoon, isa lang ang dahilan na ating ituturo na siya ang pinakadahilan. Hindi ang Diyos, kundi ang kaaway ng Panginoon. No? Kaya nga, nang nalaman ni Job na ang kanyang paghihirap hindi dahil pinabayaan siya ng Diyos, hindi dahil pinarusahan siya ng Diyos, hindi dahil sapagkat siya ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon, kundi dahil sa kaaway ng Panginoon na Leviathan. At alam ninyo, sa 40 ang si Job, sabi niya tinakpan na niya magsasalita siya isang beses at hindi na siya magsasalita muli. Ngunit sa chapter 42 mula verse 1 hanggang 46 si Job, ito yung pangungusap ni Job. Then Job answered the Lord and said, "I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Ye ask, who is this who hide counsel without knowledge? Therefore, I utter that I did not understand things too wonderful for me, which I did not know. Listen, please, and let me speak. You said, I will question you, and you shall answer me. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes see you."
Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. No, sabi ni Job, no? Panginoon, tinatakpan ko na ang aking bibig at hindi na ako magsasalita. Pero nang nalaman ko ang kadahilanan ng aking paghihirap, ay hindi kayo kundi ang Libayatan, pahintulutan mo na ako magsasalita muli. No? At pahintulutan mo na marinig mo ang aking mga pangungusap. Sabi ni Job sa 45 at saka 46, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Sabi ni Job, narinig kita nung una sa pamamagitan ng pakinig at ikaw ay aking pinaglingkuran. Pero ngayon, Panginoon, nakikita ka ng aking mga mata. No? Bakit sinasabi ni Job na nakikita ka ng aking mga mata? Now, Lord, I understand. No? Ngayon, nung una ay narinig lang kita ng pakinig at pinaglingkuran kita, ngunit ngayon, nakikita ka ng aking mga mata. Una sa lahat, ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng ipo-ipo. Pinapaliwanag ng Job, ng Panginoon, lahat kay Job, ang lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. At nang nalaman niya ang katotohanan, naintindihan niya ang tunay na dahilan kung bakit siya naghihirap, nauunawa niya ang kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Maka mayroong magtanong sa inyo ngayong gabi. No? Maaring may magtanong, hindi ba nagkasala si Job kasi binanggit niya yung word na repent? No, kung inyong ating babasahin, therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. No? At kung ating babasahin, hindi si Job nagrepent dahil siya ay nagkakasala. Kahit babasahin ninyo ang buong aklat ng Job mula chapter 1 hanggang chapter 42. Tapusin ninyo ang buong aklat. Pero wala kayong makikita na isang gawaing kasalanan na nagawa si Job na nagkakasala siya sa harapan ng Panginoon. Anong repent ang binabanggit dito ni Job is ay ang kahulugan nito, no? Nagrepent siya o being audacity. Kanyang pinagsisihan ang mga bagay na mga hindi niya nalalaman. Gusto niya na ang Diyos haharapin siya, no? Gusto niya ang sa panahon ng kanyang paghihirap, gusto niya ang Diyos magiging audience niya, magsasalita siya, pakinggan siya ng Diyos, sasagutin siya ng Panginoon. Pero nung nagsasalita ang Panginoon, no? Nang tinanong siya ng Panginoon sa lahat ng mga bagay, sa creation ng Panginoon in a proper order sa Genesis, wala siyang maisasagot kahit isa. Nang tinanong siya ng maraming tanong, nakikita niya ang kadakilaan ng Diyos at nakikita niya kung gaano lang siya kaliit sa malaking universo na ginagawa ng Panginoon. So kaya nga sabi ni Job, no? Sabi niya, I repent, no? O being audacity, a creature who demand answers from great God. No, mapapansin ninyo, minsan tayo, marami tayong mga katanungan sa Panginoon. Minsan sa ating mga pagsasalita, nilapasangan natin ang pangalan ng Panginoon. At ito ang nadadama ni Job. No? Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Itinuturing kitang isang maliit na bagay dahil sa aking paghihirap. Kaya nga humingi ako ng tawad sa inyong harapan. Ganito pala kabuti ang isang lingkod ng Diyos. Ganito pala kabuti ang isang taong perpekto sa harapan ng Panginoon. Kapag magsasalita ang Diyos sa harapan niya, nakikita niya ang kadakilaan ng Panginoon. Minsan sa ating buhay ay hindi natin nakikita ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kundi nakikita lang natin kung ano ang pangangailangan natin. No? Pero ngayong gabi, ating nakikita ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. At alam ninyo, bagamat si Job ay naghihirap sa kanyang kalagayan, hindi ba ninyo alam na ang Diyos naghihirap din sa kanyang kalagayan? Siya po'y nalulungkot kapag ang kanyang mga anak papahirapan ng kaaway. Pero ang Diyos mismo, wala siyang nagagawa. Nang kanyang pinagmalaki si Job sa harapan ng kanyang kaaway, ay ito yung pagkakataon na si Satanas
nagkakaroon ng pagkakataon na saktan ang anak ng Panginoon. Pero ang Diyos nagtitiwala sa kanya sapagkat alam ng Diyos na siya ay champion para sa kanya. No? At sa pagtitiwala ng Panginoon, nagtatagumpay si Job. Ngayon, bakit pinasulat ng Panginoon ang aklat ng pag-aralan natin ngayong gabi? Ito yung pinakahuli sa ating pag-aaral. Ito yung pinakahuling tanong na ating sasagutin ngayong gabi. Bakit pinasulat ng Panginoon ang aklat ni Job? No? Bakit kanyang ipinasulat ito kay Moses bilang pinakaunang aklat sa Biblia? No? At alam ninyo, pinakaunang aklat yan, supposed to be. Pero alam ninyo kung bakit ito pinasulat ng Panginoon, ito yung tunay na kasagutan. No? It is a microcosm. Itong aklat ng Job, isang it is a miniature illustration of what going to happen in the great time of troubles such never had existed in the history of the world. Ito'y isang microcosm, isang maliit na ilustrasyon ng Panginoon na kung saan kung pag-aaralan ito ng bayan ng Panginoon, maintindihan nila anong klaseng paghihirap sa haharapin na hinaharapin ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Alam niyo sa Biblia mayroong dalawang talata na kung inyong binabanggit, kung inyong babasahin, ito yung great time of trouble such as never such in the world began. Mayroong paghihirap na nakasulat sa Biblia na hindi pa naranasan mula nang itinatag ang sanlibutan. At alam ninyo kung sino ang makakaranas niyan? Ang mga in time people bago matatapos ang ating sanlibutan. At kung bakit ipinasulat ng Panginoon ang aklat ng Job? Ito'y isang miniature illustration. Ito ilustrasyon sa bayan ng Panginoon. Pinasulat ito ng Panginoon para sa bayan ng Diyos na tatayo sa huling mga araw. Sila'y tatayo na makaranas ng matinding pagsubok katulad ng pagsubok na hinaharap ni Job. Once again, God's people would be tried unto the utmost. Like Job. No? Kung ating inyong naintindihan, inyong nakikita ang galaw ng kaaway sa harapan sa buhay ni Job, ganun din ang mangyayari sa mga in-time people. No? Subukan sila to the utmost na pagsubok na hindi pa naranasan ng lahat na persecution sa buong lupa. At alam ninyo, itong mga huling kapanahunan, at itong grupo ng 144,000 na tatayo sa huling kapanahunan. At alam ninyo saan sila kukuha ng ilustrasyon, saan nila naintindihan ang kanilang kalagayan? Sa aklat ng Job. Sapagkat kung ano ang nakasulat ng aklat ng Job ay magagamit natin ito. We are benefited by this story, the book of Job. At alam ninyo sa karanasan ng magiging bayan ng Diyos sa huling mga araw, ito yung magiging kalanasan nila. They will lose earthly support. They will lose their children. They will lose their position, health, freedom, and friend. No, napapansin ba ninyo? Naranasan ni Job na wala ang kanyang mga anak, ang kanyang mga katulong, ang kanyang ari-arian, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalayaan at ang kanyang mga kaibigan, pati ang suporta ng kanyang asawa nawawala sa kanya. No? At ang buong sanlibutan ay tutugis sa mga taong tatayo sa huling kapanahunan na bayan ng Panginoon. Itong klaseng pagsubok na maranasan sa bayan ng Panginoon sa huling kapanahunan. At kung maintindihan natin ng malinaw ang paghihirap ni Job at kung paano siya tatayo, ganun din ang bayan ng Diyos sa huling mga araw. No? They will feel perhaps that God has forsaken them. Napapansin ba ninyo sa paghihirap ni Job? Damang-dama ni Job na siya'y pinabayaan ng Panginoon. Damang-dama ni Job na wala nang natitira sa kanya kahit ang Diyos na pinagkatiwalaan niya. Ganon din ang magiging damdamin ng mga banal na tatayo sa huling mga araw. There will be a coming severe persecution na maranasan sa bayan ng Panginoon. At alam ninyo kung bakit tinatapik ko ang aklat na ito. Ay
Umaasa ako na magiging inspirasyon ninyo ito ang topic na ginagawa ko ngayon. Sapagkat nalalaman ko ang galaw ng kaaway. Paano niya gagawin ang kanyang huling galaw? Paano niya pupuksain ang bayan ng Diyos sa huling kapanahonan? Pero ako ay nagpapasalamat na mayroong champion sa Biblia na ating magiging mapaparisan, no? Ang buhay ni Job, anuman ang kanyang paghihirap, ganun ang paghihirap na maranasan natin. Pero kung gaano siya magtatagumpay, ganun din tayo magtatagumpay. No? They will cry out to God day and night for deliverance. Saan natin mababasa ang dalawang mga aklat, ang mga talata na yan? Daniel 12 verses 1 to 3. No? Daniel 12 verses 1 to 3. Ating mababasa ang sa chapter, sa verse 2, inyong mababasa dyan na mayroong persecution. At sa Mateo 24, 20 to 22. Mayroong paghihirap na mayroong persecution na maranasan ng mga bayan ng Panginoon. They will cry out to God day and night for deliverance. Like the widow in Luke 18. Ang widow, araw at gabi pumupunta siya sa judge, gusto niya na gagantihan siya. Ganon din ang mangyayari sa bayan ng Panginoon. Day and night, the people of God will praying for deliverance. But good news, the people of God will be delivered. Last day, people have the benefit of the book of Job. No? Kaya nga ating pinag-aralan ito sapagkat sa huling mga araw, anuman ang ating natutunan sa aklat ng Job, ito'y magiging mapaparisan natin. Ito ay magiging halimbawa natin paano tayo tatayo sa mga pagsubok. Kung si Job naghihirap, hindi dahilan ang Diyos, siya ang pinagmulan. Minsan, marami sa atin kapag mayroong naghihirap ay sinasabihan, pinarusahan tayo ng Panginoon. Pinabayaan tayo ng Panginoon. No. Sa oras ng ating mga pagsubok, sa oras ng ating paghihirap, nakatingin ang Panginoon. Pero alam ninyo kung anong ini-expect ng Panginoon? Lalabas ka pagkatapos sa iyong pagsubok na katulad ng ginto. Pinahintulutan lang ng Panginoon ng maiksing panahon ng ating paghihirap. Ngunit tandaan ninyo, ang trials na ating haharapin, mangyayari lang ito isang bisis sa ating buhay. Katulad ni Job. Pagkatapos lumalabas, pagkatapos naranasan ni Job ang pagsubok, binalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang 10 anak, kung inyong babasahin ang Biblia, binalik uli ng Panginoon ang kanyang 10 anak. Ang kanyang ari-arian na nawawala, binalik ng Panginoon na duble. At mula noon, namumuhay si Job na isang taong matagumpay, mas higit kaysa dati niyang kayamanan. Sapagkat lahat niyang kayamanan binalik sa kanya ng Diyos. Sapagkat ang ating karanasan sa pagsubok sa buhay na ito, isang bisis lang natin itong maranasan. Sana ngayong gabi ating natutunan ang napakagandang paksa. Sa huling mga araw, mayroon tayong pagsubok, no? Maaring si Satanas, ang akusasyon ni Satanas na ang iyong bayan naglilingkod sa iyo dahil iyong pinagpala, pero pahintulutan mo na ako ang mag-take control sa kanila, ay aalisin kong lahat ng kayamanan, susubukan ko sila. Pero mapapansin ninyo, ang bayan ng Diyos sisigaw sa harapan ni Satanas, no? Kahit ako'y patayin niya, maglilingkod pa rin ako sa kanya. Katulad ni Job, sana magiging ganun ang ating mithiin. Katulad ni Job, ating sasabihin, pararamihin ko ang aking buhay katulad ng buhangin sa dagat. Ito ang aking panalangin ngayong gabi. At sana tayo magiging handa anuman ang mga pagsubok sa ating buhay. Expect na natin ang lahat ng uring karanasan. Sapagkat tayo'y nakatira sa kung saan sa planetang ito na nandito ang kaaway ng Diyos bilang accuser of the brethren. Tayo po'y manalangin at nais ko kayong ipanalangin ngayong gabi. Dakila naming Diyos, ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa gabing ito aming natutunghayan ang pangalawang kabanata na aming pag-aaral sa aklat ng
whom. At sa mga susunod na mga araw, aming pag-aralan ang ikatatlo at ikaapat na bahagi sa pag-aaral sa aklat na ito. Ngunit umaasa ako, Panginoon, magiging inspirasyon sana ito sa mga kapatid namin na pinahirapan ng kaaway. Magiging inspirasyon sana ito sa lahat ng mga banal na tatayo sa huling mga araw, sa huling digmaan sa Armageddon War. At aming pinapanalangin, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, lalo't higit sa lahat sa mga anak ninyo na inihanda na magiging membro sa 144,000. Sila po'y tatayo na walang mediator. Sila po'y tatayo na magre-reflect sa inyong karakter sa kung saan sa panahon na sila ay namumuhay sa pinakamadilim na karanasan ng sanlibutan. Umaasa ako, Panginoon, anuman ang ginagawa naming mensahe, ay pakinabangan ito ng lahat na manunood at tulungan ninyo sila na makikita ang galaw ng kaaway. Paano siya gumagawa? Paano siya gumagalaw sa aming buhay? Pero tulungan ninyo kami na magtapat katulad ni Job. Anuman ang aming mga karanasan sa buhay, masayaman kami o malungkot, mayroon man kami o wala sa buhay, patuloy kaming magtatapat sapagkat kayo ang Diyos na tapat na aming pinaglingkuran. Umaasa kami, Panginoon, na walang isa sana sa inyong mga anak na maagaw pa ng kaaway. Bagkus, tulungan ninyo kami na titibay ang aming pananampalataya katulad ni Job sa kabila ng pangapagsubok. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.